sa mga OFWs naman natin na lagi na lang isinasangkot yung sarili nila sa mga kalokohan, nananadya na gawin, basta gusto nila, gagawin nila, kahit alam nila mapapahamak sila. Utang na loob naman, alam nyo, hindi na ho namin malaman kung paano pa kayong i-remind, paano pa kayong asikasuhin, paano pa namin kayong pagsisilbihan. Ba? Merong pagpapanggap na mga prostitute nandiyan sa Sharjah, mas magugubag iti-tiktok nyo pa. Diba? Tapos, eto na naman, siyempre, ano pang gagawin natin? Diba? Sasakluluhan kayo. Yung iba, makikipag-away pa dahil pinagpipilit na mag-cross country sila. Kahit na mapapahamak, pag napahamak naman, magsusumbong na naman kayo sa lahat ng mga television station, radio, pagkatapos iibahin nyo naman yung kwento, hindi nyo ikikwento yung kalokohan ninyo. Diba? Iba na pagtripan lang lumipad, tiningnan lang kung ano meron doon, pagkatapos kung ano-ano na mga sasabihin, magpupumilit umuwi. Alam niyo, paano ko ba natin talaga kayong aasikasuhin? Recently, meron nag-shoplift sa Singapore. Ang rason sa akin, umamin naman, bakit kailangan pang investigasyon? Ano ba tayo? Di ba tayo nahihiya sa mga pinagagawa natin? Tandaan niyo, pag kayo lumipad ng bansa, trabaho kayo dyan, para kayo ambasador ng ating bansa, Pilipinas. Yan ang nire-represent nyo. Yung ibang lahi, doon na nakikita yung mga kalakuhan ng mga ginagawa nyo. Ang akala lang, ganyan tayong lahat. Diba? Magbo-boyfriend, magpapabuntis, sa lugar na yan ay haram o bawal. Pagkatapos, kapag ka napahamak, kung ano-ano sasabihin, kayo yung lagi mas matapang eh. Ako, yung mga OFWs na matino, na nagtatrabaho ng mahusay, nadadamay eh. Hindi naman ho porke sinabing kayo ay bagong bayani. Eh, lisensya yan para gumawa na kayo lahat ng gusto ninyo kahit mapapahamak. Diba? Hanggang saan nyo ba gustong pigain ang aming lakas para kayo ay pagsilbihan? Na umaabot na sa pang-aabuso ninyo ng inyong kalayaan para gawin ang lahat? Pagka napahamak, ito, sisisihin ng gobyerno. Utang na loob, kung yan lang naman ang gagawin nyo sa ibang bansa, huwag na kayong lumipad, utang na loob. Maawa kayo doon sa mga nadadamay ng OFW, maawa rin kayo doon sa mga dedicated na trabahador ng pamahalaan para kayo ay alalayan. Please naman, magtulong-tulong naman tayo. Kayo nga, yan na lang itutulong nyo. Huwag na kayong gumawa ng katarantaduhan pagka kayo napupunta sa ibang bansa. Huwag nyo naman bigyan ng ganyang kahihiyan yung bansa natin. Dito na lang kayo.